So ito na yung ano yung niluto natin na ano no, na corned beef na dilata. Yan, may kita nyo, di ba? May garlic siya sa ibabaw. Then ganoon na kasimple, no, wala naman kailangan i-arte-arte pa. Ganoon na kasimple, pinakamura na kaya natin iluto para sa mga kababayan nating walang wala o hindi kaya mag magbaboy o mag-fried chicken o chicken araw-araw. So nandito tayo at ulit tayo sa ating kusina. Yan, hindi naman special iluluto natin. Ito po para sa mga ano, sa mga kababayan natin na ano no, nagtitipid at saka sa alam niyo na budgeted ang pera na gustong pasarapin yung mga ulam nila. Ito CDO to, no, maliit lang to, parang ilang grams ba to? Yeah, check natin ako ilang grams. Yan, 100 grams lang yan. Ang halaga ho niyan pag binili niyo sa labas. Pag sa tindahan, medyo mahal, mga 26 to 30 yata yan. Pero kung sa palengke o supermarket, mga 23 to 25 lang yan. So, itong apat na to, tsaka to, sabihin na natin 120 ang ating budget na pera na pinambili dito. Yan, 120 lang ha. Sa 120 na to, makakain na tao nito, kahit hanggang 5 kaya nito. Diba? Kasi dati, nung bata ako, since wala nga kaming pera, no? Pag nagtitipid kami, nagluluto din ng ganito yung mama ko. Sa halagang parang 8 pesos lang ata nung time na yon, 8 o 12 pesos. Kaya lang, dalawang ano lang yun. Dalawang corned beef lang yun. O minsan isang malaki lang nito. Ayun, yun ang ulam namin. Tapos may repolyo, ganyan din. Ayun, nakakahalaga na siguro ng 12 pesos, 15 pesos yata noon. Nakakain na kami, lima na kami na nakakain doon sa ganun. Kasi nga, wala naman kaming pera. Talagang, you know, budget na budget lang talaga. So, ito para to sa mga, ano, no, sa mga kababayan natin na mga, yan, walang budget, na gustong medyo masarap yung ulam nila. Kasi sa ngayon, kung bibili tayo sa karinderya, ang presyo na ngayon ng mga baboy, manok, isang order, ha, 50 to 60 ang presyo, isang order. At isang tao lang ang pwede makakain talaga nun. Sobrang konti na lang nun. Ngayong gulay, makakamura ka, mga 25 to 30 pesos. Yun, pero gulay, wala akong ano yun. Wala akong lahok na mga baboy o manok. Yun, ganyan na yun, no? Usual na presyo. Ngayon, ito kasi, kaya ako gagawin to kasi tinatamad na ako magluto. Alam niyo, pag nakapagluto ako na medyo masarap na natatagalan yung stock namin, kinakain kasi uli namin yung para hindi masayang o hindi magtagal sa rep. Kaya minsan nagsasawa ako, ayoko na medyo sobrang OA na luto o sobrang sarap. O dito naman tayo sa medyo masarap lang. Pero hindi, ito ha, sabihin ko sa inyo, ano, i-upgrade ko ito. Papakita ko sa inyo na pwede rin sumarap itong ganito pala na corned beef na to na dilata sa pamamagitan ng simpleng discarte sa pagluluto. Ipapakita ko lahat sa inyo ang gagawin ko na to. Then para magkaroon kayo na idea kung paano minsan kung nagtitipid tayo o nagsasawa na tayo sa sobrang mga ulam na mamahalin, punta tayo dito sa corned beef na ganito. At saka may isa pang klase ng corned beef, ano, actually yun sana bibiling ko kaya lang wala akong nakita. Yung naka-plastic siya, yun, medyo mura yun, 30 pesos yata yung 1 port nun, medyo mas mura yun. Kung dalawa, no, maraming mas makakain nun, kahit 8 katao kaya kumain nun. Ito medyo mas mahal itong dilata eh. Yung ganun naka-corned beef na naka-plastic, mas mura yun. Tsaka mas medyo, tingin ko mas masarap yung kaysa ganito. Pero siyempre, dahil ito na yung nandito, pagtsagaan na natin ito. Diba? So, yun nga, papakita ko sa inyo paano siya pakasarapin para ma-enjoy nyo naman yung mga pagkain nyo. Kahit murang halaga lang, eh ma-enjoy pa rin natin na masarap din pala. Yan, simulan na natin yung pagluluto ng ating munting ulam ngayong araw na to. Yan, siyempre, umpisa natin sa pagigisa. Mabilis lang ito lutuin, ano, dito sobrang katagalan katulad na ibang ginagawa ko. Kasi, ano lang ito, kita nyo naman yung halo, di ba?
luto na rin yung corned beef. So, hindi natin kailangan lutuin masyado yun. So, unahin po natin ulit yung sibuyas. Ayan. Nga pala, no, hindi namin po na repolyo, diba? Puyo, pero maliit lang yun, ha, kung repolyo. Hinatiin ko na lang yun kasi sobrang dami. Hindi ko masyado marami repolyo. So, bababa ho yung ano natin, costing natin. Magiging ano lang, mga 110 na lang, sabihin natin gano'n. Pero isagot pa rin natin sa 120 para sigurado tayo na yun yung budget na ano, na nagastos natin para sa ulam na to. Yan, lagayin na natin kagad yung ano, konti lang, konti. Yan. So, pag-finish nito gawin, at ito kahit nakapikit kayo, kahit yung gawin, subukan nyo kahit nakapikit, kaya. So, lagay na natin kagad yung corned beef, ano? Ay, naulog. Yung isang corned beef na sinasabi ko naka-plastic, mas maganda yun. Koko sa inyo, kung bibili rin kayo ng corned beef lang, huwag ng tilata. Mas okay yung ano, may makikita kayo. Nabibili rin yun sa ano, supermarket. Mura lang yun, parang sa supermarket, 35. 30 sa amin yata, mga 30. Mura lang yun, mas maganda gamitin yun kaysa itong nakadilata na to. Kasi alam nyo na, pag nakadilata eh, ano yan, high on preservative yan. Diba, sabi nga ng mga doktor, preservative daw, yan daw nagkukos ng cancer. Kaya syempre, wala tayong magawa. O minsan lang naman to, hindi man lagi natin ginagawa, okay lang na gamitin natin yung dilata. Basta huwag lang lagi-lagiin ang paggamit ng mga preservative na pagkain. Kasi, lalo na paggamit uli, isang kulitin ko sa inyo, ha, paggamit ng ano, yung bechin. Huwag yung sanayin yung sarili nyo gumamit ng bechin. Sanayin nyo lang ng salt and pepper lang. Okay na naman kasi yun eh. Yung bechin kasi ano yun. Nabanggit sa akin ng aking munting nutritionist na ano, na masama sa katawan yung bechin. Actually, may bechin na ba tayo sa katawan? Huwag na rin natin dagdagan. So, yan. Mabilis lang natuwin to. Sobrang bilis. Siguro hindi tayo mag-ubos dito ng mga 10 minutes. Baka wala. Pero, sasagarin ko na 10 minutes para maganda naman makababa ng konti yung video. Kasi luto na naman yung corned beef na yan. Actually, nakadilata na yan. Pwede yun makainin direkta yan eh. Hindi naman kailangan lutuin. Kaya lang nilulutuin natin ito ng ganito. Para ano lang uli. Para mas medyo maganda lang tignan. Kasi mas magiging darker color pa yan eh. Pagka niluto natin. Yan, ito rin itong luto na to. Pwede itong dalawang klase rin ano. Pwede itong yung katulad ng binabanggit ko ulit sa inyo. Yung dalawa, yung gusto niyo para sinigang yun. Yun ulit, tapos yung isa na medyo malapot-lapot. So doon ulit tayo sa gitna. Doon tayo ulit sa gitna, di ba? Yung ano, yung sa kapatlaman lang. Di ba, laging ganun, ano? Laging ganun kasi sa pagluluto. Kanya-kanya ho tayo ng ano yun, ng style. Kanya-kanya din tayo ng panlasa. Kaya dadaling ko lang kayo doon sa area kung saan na mas gusto ko. Diba? Doon tayo sa may gitna lang lagi. Ano ba to? Camera na to. Diba? So ito, lagyan natin na asin, ano? Mga ano na to? Kalahating kutsarita lang to. Ay, isang kutsarita lang pala yung asin. Kasi maalat-alat na rin ng konti itong ano, itong corn beef na loob na ano na yan, nakadilata. Nang nanikit ka agad, oh, hindi ko lang hinalo sa beer.
Then lagyan na po natin yung gulay, ano? Pwede na yan. Yan, yun na yung ano, yung repolyo. Tapos halu-haluin ho natin para malaman natin texture kung okay na sa atin o hindi pa. So ito, medyo malapot-lapot po. Malapot-lapot yung klase na yan. Sabi ko, dun tayo sa gitna, di ba? Dagdagan mo natin ng konting tubig. Yan, unti lang. Yan. Yan, medyo malabnaw-load na lang ng konti. Then syempre, hindi mo awala dyan kasi may asin. Meron tayong paminta. Yan. Yan ang pamintang durog. Ako, tinamaan ang ilong ko. Mahatching ako. So, ganyan na kasimple, no? Ginawa ko ng corned beef na to. Wala naman tayong gano'ng special dito. So, nakahatching na ako. Pumasok sa ilong ko yung ano, yung paminta. Yan. Ano na po? Sabihin natin 2 minutes. Tapos na yan. Medyo paigahin lang natin ang konting tubig. Ano? Kasi sobrang lapnaw na ito. So, okay na yan. Punta na tayo sa lamesa pag nakahanda na. Okay na yan, okay na yan. Papatayin ko na pala. Yan. Tapos na. Punta tayo sa lamesa. Pakita ko sa inyo. So, ito na yung ano, yung niluto natin na ano, no, na corned beef na dilata. Yan, may kita nyo, di ba? May garlic siya sa ibabaw. And then, ganun na kasimple, no? Wala naman kailangan i-arte-arte pa. Ganun na kasimple. Pinakamura na kaya natin iluto para sa mga kababayan nating walang-wala o hindi kaya magbaboy o mag-fried chicken o chicken araw-araw. So, ito po yung para sa kanila. Yan, ganyan kamura, halagang 120. Kahit isang pong pamilya, kung mga bata lang kakain, kahit anim, kayang-kaya ng halagang 120 sa pamagitan ng luto na to. Diba? So, hanggang sa muli po mga kababayan, mga kaibigan, ano? Sa uulitin po, marami pong salamat.